Let's try to practice the guitar. Saka, ang sabi nila, ano, pag hindi tayo nag, hindi nag-boom ang video natin, eh dapat ay mag-LS raw tayo para kahit papaano ay aangat ang watch hours natin. Kaya sa mga kaparehas kong small YouTubers, kung gaya ninyong mag-LS, every kahit anong oras, ilang oras lang, kahit isang oras, half hours, ganun, ay mag-LS kayo para madaling ma-monetize ang mga channel nyo. Kaya, kagaya ko, hindi pa na-monetize. Kaya ito, nag-LS ako, my first LS, kasi yung isang LS ko, dinelate ko dahil baliktad. First LS ko ay baliktad. Ayun, kaya sabi nila, ano, yung mga nauna sa atin, na mag-LS raw tayo para madaling ma-monetize ang ating mga channel. Kahit nag-iisa lang, nag-iisa kang na nagkikipag-usap sa iyong camera, sa iyong video, okay lang kahit walang nanonood, okay lang para madagdagan ang oras natin kasi yung mga post natin hindi nagtitrending. Kaya ang second option raw is LS. Kaya karamihan ng mga malalaking YouTubers na ngayon ay hindi pa malalaki gaano yung mga nakaangat na rin ng mga subscribers ay mas gusto nilang mag-LS. Ano? Kaya yun, subukan natin laging mag-LS kahit walang nanonood, kahit tayo-tayo lang sa harapan ng camera. Saka, sabi nila, bakit nalalagasan tayo, ay yun pala pag sumali tayo ng mga live stream, na nakikipagdikitan, nakikipaglapagan, ay dapat ay mag-comment tayo ng tama, ng naaayon sa video. Dahil kung iba naman ang i-comment natin sa video na pinanood natin ay ayaw yun ni YouTube. Kaya ayusin natin ang pag-comment natin kung ayaw natin di tayo malagasan. Diba? Sino naman ba ang gustong malagasan? Diba? Napakasakit. Dahil napakahirap ng mag-gain ng subscribers, malalagasan ka pa ng madami. Ako nga eh, ano, pakipag-LS ako, ano, dalawang beses. May 50 akong nakuha. Nasa 30, 35, ganon, 50. Ayun ako, kinaumagahan, nalagas lahat. Dahil kahit na maayos ang pagkukomment ko, eh yung dumikit naman sa akin ay hindi maayos, malalagasan talaga. Ayan, linilinis ni YouTube. Kaya doon tayo, ano, kasi yung mga iba, hindi nila alam yung mga ginagawa. Meron din siguro yung mga sinasadya, diba? Pero para sa atin man lang, tayo-tayo lang na naghihilahan pataas, ayusin natin ang pagko-comment, pagdidikit. Dahil lang sabi nga nila, pag makidikit ka sa lapagan ay ano, panoorin mo na ang video, then i-click mo yung like, tapos subscribe. Yun, ganun ang rules raw ni YouTube. Tapos ayaw niya yung mga may wow, may good, keep it up, God bless, nice intro. Ayaw niya yung mga yun.
ang gagawin natin ay make a sentence, yung title ng video. Yun lahat ang naririnig ko sa mga pinuntahan ko, sa mga marurunong na, sa mga matagal ng YouTubers. Kaya yun ang gawin natin, guys, para ma-reach din natin ang ating goal, di ba? Lahat tayo gusto nating sumahod. Kaya ayun, pagbutihin natin at maging masipag tayo. Kasi yun naman ang gusto niyo ni YouTube. Eh. Post ka ng post sa iyong channel. Ayaw niya yung tamad. Kaya pagbutihin natin para, 'di ba, yung mga iba kahit once a week, twice a week, ganon, kung makakaya natin. Huwag nating pabayaan kasi kung matagal tayong hindi magpo-post ng mga videos natin, ay madi-demonetize tayo. Ayan, kung hahayaan natin. So, ang tuturo ko sa inyo ngayon kung paano, yung mag-guitar ba? Mahilig kasi akong kumanta at mag-gitara. Kaya lang, pag minsan, ang music, nakaka-copyright. May iba akong mga songs, cover na ginawa. Ay pag okay naman, lahat ng mga wordings niya ay okay. Pero may copyright pa rin siya. Meron naman yung mga iba na walang copyright. Kaya siguro tama yung ginawa ko, tama yung tune o kinanta ko, o tama lahat yung lyrics niya. Kasi mahirap ang music talaga. Mahirap. Lalong-lalo na kung English, yung mga sikat na kanta. Ayan. Kaya doon nakaka-copyright ang mga kumakanta na kagaya ko. At saka, marami rin akong kaibigan na singers, di ba? Ang problema nila ay copyright din. Kaya, pagka kumakanta pala tayo, ay dapat yung lyrics niya ay tamang-tama sa pagka-beacause, ganun. Kahit kulang, kahit ano, yung dapat lahat-lahat ay nandoon siya. Kasi ayaw ni YouTube na kulang-kulang ang mga wordings niya. Kaya, ayun. Yung mga gustong matutong mag-guitar, nandito ako. Hindi naman ako yung professional na nagigitara. Pero may konting ano lang ako din. Konting knowledge. I'll give you some lessons sa pag-gitara. Lalong-lalo na yung mga major chords lang ang tandaan, okay na makakagawa ka na ng kanta. Yung major chords ay yung mga dating mga kalimitan na ginagamit ng mga songs dahil yun nga popular siya na lagi siyang gamit na chords ng mga song. Kaya kagaya ng A, D, G, ganyan, saka F, yan, yung A, dapat may pagkakanta tayo, may keyboard tayo kasi dito natin tinitimplang boses natin, o sa low notes, o sa high notes, ganun. Ako dati, lagi dati dito dahil siyempre boses babae, medyo hindi ko kayang masyado ang mababa. Ayun, C, ganyan, C. Nasa second fret ito,
Lagay ko dito. Yung C is nasa first fret. Sabihin na natin nasa first fret kasi nilagay natin ito. Magamit natin first fret. Ito kung aalisin natin, itong fret. Then 1, 2, 3, 4, 5, 1. Yan ang fret. Ito. Kaya, ayan. Pag inilagay na natin ito, ito na ang first fret natin. Kaya, yan ang C. C chord. Nasa third, nasa first, second string. Second fret to the fourth string. And third fret to the fifth string. Like that. Ang G. G is the second fret. To the fifth string, sixth string, to the third fret, and last string to the second string. G. A minor is dito naman sa second fret, sa five and fourth string. E minor is dito, some first string, third string, excuse me, third string, first fret to the third, fourth and fifth string to the second fret, like this. Ayan. Mahirap kasi ang kumanta kasi no, minsan ay ano, nag-live din ako ulit. Pero may copyright siya. Kaya lang, dinilate ko. Kaya mahirap ang kumanta. Kaya para sa akin, kung magpo-post kayo ng mga videos niyo, ay yung mga lifestyle. Hello, Sisi! Yung mga lifestyle. Magpo-post kayo yung mga cooking, ganun. Kasi may mga ano siya, background na music na hindi na kaka-copyright. Kaya, ayun, lahat tayo ay may pangarap sa buhay, diba? Naiingit tayo sa mga marami ng subscribers, maraming nag-lalize, maraming comments, maraming nanonood. Pero okay lang, mararating din natin 'yan pagdating ng panahon, 'di ba? May marami nang sumasahod. Ayun, ang lalaki na ng sahod nila. Kaya marami akong nanonood na pinapakita nila yung first sahod nila nasa 50k. Narinig ko nga yung isang kakilala ko dyan sa YouTube, sumahod siya ng $1,900. Diba? Ang laki. $1,900. Unang sahod niya is nasa 200. Yep, makakarating din tayo. Oo, sisi. Kaya ano, pagtiyagaan natin ang mag-YouTube. Nakita ko nga, pinakita niya, dahil nanood ako sa video niya. Yung unang sahod niya is nasa $250. Tapos pataas na ng pataas yan hanggang noong yung last na pinakita niya ay $1,900 talaga. Mas malaki pa sa sahod namin dito sa Italia. Sahod ng permanent dito sa Italia is ano, kung maganda ang trabaho mo, nasa, mag-umpisa ka ng 7:30, tapos magre-rest ka ng, nasa 9 hours, sabihin mo na, ang pumapatak na sahod dito is 1,200-300 euro. Yan. Sisigaw lang. Mariris mo rin yan. Ako rin noon, alam mo, kukunti lang subscribers ko.
Pero nag-KLS ako, ang hirap. Yung dikitan ba, yung lapagan, lapagan, ang hirap. Lalong-lalo na kung busy ako noon. No? Nagtatrabaho na, ano, pasulyas-sulyap sa, ano, cellphone ko, ang hirap. Tapos, pagkaraan ng ilang oras, titignan ko, yung dumikit na 20, nawala na agad. Alam mo kasi yung pagdidikit nila, kahit na marunong kang dumikit, ano, inaayos mo yung pagdikit mo sa kanila. Pero sila naman, ang ginagawa nila siguro, yung piniplay na yung video, nilalike agad. Hindi na pinapanood, nilalike agad, tapos subscribe na agad. Hindi ganun. Kasi ang dapat ay panuorin mo ng video, tapos likes, tapos isubscribe. Ayun. Kasi kung at saka magko-comment tayo, tayo rin sila. Oo nga. Kaya mga iba kasi ano eh, ang gusto nila ay ano, apurahan. Hindi nila alam na yung ganun pala na pagko-comment nila ng hindi maayos. Wala, binabasura rin ni YouTube. Diba? Di sayang, sayang ang pagod natin. Sayang din pagod nila. Diba? Kaya ayusin natin. Kaya kung gusto nating maka-LS, sabihin natin sa mga nandoon, pakiayos naman ang comment mo para hindi maglagas. Ganon. Ganon si YouTube kasi super stricto na siya, sabi nila. Ako, small YouTuber, ang bahay ko, 1,480. Pero, small YouTubers pa rin kasi hindi pa na-monetize yung sa akin. Malapit-lapit na rin. Kaya lang, sabi nila, Sisi, dapat kung may oras ka, ay mag-LS ka. Dahil, sabi nila, yun ang nakakadagdag sa oras natin, yung LS. Oo, makachamba ka rin. Meron naman yung mga iba ginagamit yung ninja account nila. Diba? Parang tapos wala namang mag-comment sa iyo dahil ano, naka-ninja sila, naka-add ang ninja sila. Oo, nakadikit na pero naka-add ang ninja nila. Paano kanila makikita kung yung gagamitin nila tapos yung main channel nila? Paano 'yun? Kaya, ang hirap mag-YouTube, guys. Ang hirap talaga. Kasi parang trabaho to eh. Wala namang madali. Pati pag trabaho nga, mahirap, di ba? Kaya, lahat mahirap. Kung may tiyaga, sabi nila, kung may tiyaga, may nilaga. Kaya yun, sisi. Magtiyaga ka rin, kagaya ko. Dati kasi, ano, matagal na akong may YouTube. Pero hindi ko alam na pwede palang pagkakitaan may sahod sa YouTube. Ang ginagawa ko, sige, kanta lang ng kanta, kanta ng kanta. Pinupus ko sa channel ko. Ang alam ko noon ay, dyan ka lang para hindi mawawala. Pagkaraan ng mga taon ay kikita ko lagi ng mga anak ko, ng mga apo, ng mga, yung mga pamilyas ba? Na magre-recall nila. Kasi, lifetime na yan pagka nasa YouTube ka. Kung hindi na dinidate ng nag-upload, lifetime na yan na nandyan yung record mo. Kaya ganun ako, sabi ko. Dito ko ilalagay, parang album ko yung YouTube eh. Sabi ko, dito ko ilalagay yung, ano, yung mga kanta ko. Pero hindi ko alam pala, ano, iba pala ang pagka-upload ko. Sa apps ko na-upload. Ang alam ko, doon lang. Hindi pala, mali. Sabi nila, punta ka sa Chrome. Mas okay na ba sa YouTube kaysa bumili ng USB? Oo nga. Kaya sa YouTube, kahit ilang upload mo, hindi mapupuno. Sa USB, puno lahat. Magdi-delete ka, diba? Kaya doon ko ina-upload. So, ganun. Kaya, tapos nung sabi ng anak ko, Mama, yung sa YouTube, may makikuhang pera.
Pero matagal na yung sinabi niya sa akin. Ah, ganun, sabi ko. Pero hindi ko pinapansin. Sige, work, trabaho, trabaho. Ganun. Pero ngayon, sabi ko, maraming nag-YouTube na mga kaibigan ko, masubukan mo. Para, may YouTube na ako dati, pero hindi ko tinatrabaho. Yun. Hindi ko tinatrabaho. Sabi ng mama, hindi mo may mga kanta ka, itrabaho mo dahil, marami, may mga sahod sa YouTube, maraming sumasahod, sabi nila. Kaya yun, sinubukan ko na ngayon na trabaho ang YouTube ko. Napakahirap naman pala. Ilan lang ang subscribers ko noon, wala pang nanonood, wala pang nagla-likes doon sa post kong mga kanta ko. Kasi alam naman natin na hindi tayo sikat Kaya sabi ko nga album ko itong YouTube, kaya doon ko ipinopost. Itatrabaho pala. Kaya pabutihin natin ang mag-YouTube guys, mag-vlogs. Ayusin natin ang mga video natin. Alam malay natin, someday, diba? Someday, mag-trending. Kasi ang nade-trending alam niyo yung mga nade-trending na videos? Yung mga chismis. Mahilig sa chismis ang mga tao Lahat tayo, di ba? Pag na may isinare na yung kaibigan mong lalong-lalo na yung mga alam naman natin yung mga nangyayari sa buhay ngayon. Ganon. Sinabi mo, sisi. Oo, ang damot nilang manood. Mga anak ko, sabi ko, tingnan niyo naman yung video ko, i-play niyo. Kasi kailangan ko ng watch hours. Hindi man lang i-play. Parentis nga namin sa Pilipinas. Sinishare ko sa Facebook. Hindi pa may play. Papakadamot nito. Naingit nga yung mga iba kong kaibigan relatives at mga friends nila. Tumutulong sila. Kaya nakakaingit naman sabi ko. Kasi ang una nating subscribers yung mga kaibigan, mga relatives, mga kamag-anak, diba? Ayun. Kaya ay, naku po. Nakakainis pag minsan, diba? Ay, naku. Kaya yun, sisi. Mag-LS ka rin. Pag sikat ka na doon, nilitaw sa silintang anak. Oo, proud. Proud na sila dyan. Pagka sikat ka na. Tapos hihingi pa sila ng sahod mo na. Pagka nakasahod ka na, ayan, mabango ka na sa kanila. Hinagot po. Ang hirap. Kakaingit yan yung mga sumasahod na ng lalaki. Tapos yung LS nila, pagka may nagpapalipad, dami-dami. Nakikita ko nga sa mga LS na sinasabihan ko. Kasi pag minsan, nagpapalipad din nila ako pag walang time. Kaya, pero laki na mga palipad nila. Meron pa yung, pinuntahan ko kay, she galanta ata yun. Siya. Yung may watch hours at 100 subscribers agad. Ang dami nagpawalipad para ma-reach nila yung 1,000 subscribers. Kaya, ayun. Oo, sisi. Kailangan talaga. Saan ka ngayon? Saan banda ka? Saan bansa ka nagtatrabaho?
Gusto ko sana ng ano, magpa ano rin sa community. Ano mo yung community? Doon din sa channel ko na nakasulat na may community. Doon. Ah, wow! Nasa Toronto, Canada. May mga kaibigan ako dyan. Si Sir Sounding, Toronto, Canada rin. Tapos dyan sa Canada ay sa Winnipeg, yun. Andyan yung mga kamag-anak namin na si yung kapatid ni Mr. Poo. Andyan sila lahat. Sa Manila. Tapos may kaibigan naman ako dito sa Vancouver. Yan. Yung kaklasmates ko andyan. Ang ganda rin dyan sa Canada. Sumisugunda sa laki ng sahod dito sa Italy. Malaki ang sahod yan. Pagka masipag ka, marami ka rin maiipon dyan, sisi. Mag-ingat ka lang dahil siyempre malamig. Diba? Huwag kang masyadong ano, magpalamig. Siyempre, pagod ang katawan, tapos malalamig ha. Ayun. Bawal magkasakit ngayon. Dahil sa virus. Ako naman dito sa Italy. Alam mo na siguro. Ito ka na sa ano, Milan. Milan, Italy. Pero medyo labas ako ng Milan. Dito sa Monza. Monza, Brianza, Italy. Kaya yun. Yan sabi nila, mag-LS tayo. Mag-LS rin kayo. Dahil siya nakadadagdag ng mga oras natin. Kaya karamihan, mas gusto na lang ang LS. Pero pag minsan din raw, mag-post ka ng video mo. Kasi baka kahit LS mo ay ano, ma-demonetize ang channel. Dapat daw, mag-post ka rin ng video. Ganun. Huwag natin pabayaan ang ano, ang channel natin na matulog. Kasi ayaw ni YouTube. Gusto niya magtrabaho ka rin sa kanya para may sahod siya sa atin. Kasi yung sahod ni YouTube, di ba pagka may advertisement na, may ads na yung mga ano. Yun naman ang hinihintay natin eh. Magkaroon ng ads yung mga video natin, di ba? Para kikita nila, oh, may ads na siya. May sahod na to, sabi nila, di ba? Dahil yung mga advertisement naman ang nagpapasahod kay YouTube, eh, di ba? Kasi YouTube naman ang nagpapasahod sa atin. Ganun. Marami rin akong ano, natutunan dito sa YouTube. Kaya lang napakahirap mag-YouTube. Napakahirap umangat. Ako nga, 1,419 nung nakaminsang araw. Bumaba na naman. Nalagasan ng 10. 1,480 na naman. Maglilinis kasi raw sabi nila si YouTube. Pero meron na rin yung ang alam ko meron rin yung mga nag-unsubs. Ayaw, madamot sila. Kaya nag-unsubs sila. Ayan. So, ano, isang 28 minutes ko pa lang, oh. Ang hirap pa lang, ano, guys. Nasa harap din ng camera. Kinakausap mo sarili mo. Mamaya, sisi. Mamaya, pagka ano, hindi ka na busy. Mag-ano ka rin. LS ka kahit walang nanonood. Ang oras nyo kasi dyan, ano, diba, mas advance kami ng 6 hours kaysa sa inyo. Ngayon dito, is, ano na kami, 4:30 ng hapon. Eh, dyan siguro umaga ninyo. Busy ka pa ngayon, nasa trabaho. O yan, tingnan mo. 10:25 ng umaga. Maaga pa dyan. Dito pa gabi na. Palapit na ang gabi.
Kaya, yun. Pagka may time ka, ano kaya, tignan ko mga, kung mamaya yung account mo. Kasi baka friends ko rin kita yun. Sa dami-dami ng friends eh. Alam mo naman. Hindi, ngayon na, kilala na kita kasi pag nag-ELS ako, inadalaw mo ko. Kaya, mamaya dalawin ko yung bahay mo. Tingnan ko nga pala sa, tingnan ko nga pala dito sa isang cellphone ko, ha? Nori? Yan ba ang, ano? Yan ba ang tunay na nandito sa channel mo? Tingnan ko nga. Nori Calonso. Teka mo, titignan ko nga. Nori Calonso. Nori Calonso. Nori Calonso. At ito Puebe Calonso. Ay, Neri pala. Teka ha. Uway pala yung ano. Iba naman to Chris Calonso, Vino Bonsai. At ang hirap hanapin ng channel mo, Sisi. Nori Calonso. Itong Puebe Calonso, kilala mo to? Puebe Calonso. Hindi ma-search dito. Mamaya dyan ko na lang puntahan sa comment mo. Von Calonso. Daming Calonso dito ah. Dami mong kapangalan, kaapelyido. Kapangalan. Teresa. Oh? Hindi mahanap itong isang ano po. Nori Calonso. Hindi niya mahanap dito. Original na account mo yan? O ano lang, ninja account. Mamaya titignan ko dyan sa ano mo, comment mo. Ilalike ko dyan, ibisitahin ko dyan.
strumming natin. Pra-practice tayo. Minsan kasi nag-live ako, ano, ayaw kong ganong kumanta kasi copyright, may copyright siya. Kaya, sabi ko, kaya practice-practice na lang ng strings. Dami kong idinaldal kanina kasi na parang napakarunong ako sa pag-YouTube, ano. Kasi doon ko na pag-aralan lahat. Yan ko na pag-aralan lahat yan sa YouTube. Sa mga pinupuntahan ko, sa mga napapanood ko, sa mga nagme-message sa akin. Yan. Sa kami ni message ko rin yung mga nag-ELS. Yan ako, sa kanila ako nagtatanong. Makikifriend ako sa kanilang mga Facebook. Hirap ng music, guys. Alam nyo? Mahirap kasi daming copyright. Dapat correct yung wordings, correct ang lyrics, correct ang pagkabigkas mo, lalong-lalo na pag-English. Kaya, yung mga ibang kanta ko, dinirate ko noon kasi may copyrights. Kukunti pang likes mo, kaya dinirate. Mahirap makopyright. Kaya hindi ako muna kakanto ng mga wordings niya kasi nung minsan nag-live ako may wrong words ata ako na-copyright. Kaya, na-na-na, ganun na lang. Mm-hmm.
baka wrong ang pag-pronounce ko eh. Pero sabi nila, ano, kahit may copyright ka, warning, makakasahod ka pa rin, sabi nila. Pero kalimitan eh, yung may copyright na kanta mo, ay ano, walang dollars na sign. Kasi sabi nila, pag na-monetize ka na mag-open na lahat, ng dollars, sign dollars, yan, lahat ng iyong video. Tapos i-open mo lahat yon. Pag may copyright yung video mo, wala siyang sign ng dollars. Kaya yun, hindi kikita kahit marami na siyang views, ganun, o likes, views, million pang views niya. Depende siguro kung hahati yung may kanta na original, ganun. Kaya, kung may wrong naman, eh, walang dollars yun. Walang sign na dollars. Hindi kikita. Kahit kadami pa ng views niya, hindi mo siya mahirap mag baluktot na tong Tagalog. Sanay na kasi ang tao dito sa pag Italiano. Baluktot na. Yeah, pasensya na kayo guys sa LS ko. Umpisa pa lang ito kasi sabi nga nila, mag-LS ka para madagdagan ng hours mo. Kasi tayo pag nagpo-post tayo, di ba? 4 minutes, 5 minutes, mataas na yung 8 minutes, 10 minutes. Iniiwan pa nila, hindi pa nila tinatapos, di ba? Sabi nila, mag-LS ka para humaba ang hours mo. Kaya doon nila kukunin, doon ni YouTube kukunin ang hours natin. Kaya sa pag-LS. Kaya kung may time kayo, mag-LS kayo kagaya ko, kinakausap ko sarili ko. May mga viewers naman, mga kaibigan, kasi small YouTubers pa lang tayo. Ayan, pasok kayo din eh guys. Mag-usapan tayo, mag-chikahan tayo. Magkantahan tayo. Kaya lang ho, hindi gaano kakanta ngayon dahil baka may copyright na naman ang LS ko. Sa susunod na lang. Kaya pagtyagaan natin ang mag-YouTube. Ang dami kayang nakakatuwa rin ang mag-YouTube na nakakaingit, na nakaka-inis pagka nalagasan, di ba? May inis ka, madidismaya ka pagka nalagasan. Pati nga yung watch hours ko, nalagasan, di ba sabi nila, hindi naglalagas, pero at sa akin naglagas. Nasa 3K na ako. So, Tapos, nung nag-control siguro si YouTube, nag-check up siya. Ayun, nalagasan ako ng 50. Kaya nasa 2,600, ganun. Yun ang natira. Kaya laban lang. Kaya natin to. No guys, kaya natin laban lang. Makakasahod rin tayo balang araw. Kahit konti-konti lang, part-time. Part-time natin. Yung mga iba alam nyo, marami akong naririnig na sa pag-YouTube nila, sa tagal na ng pag-YouTube nila, pagbabloggers nila, nakagagawa na sila ng bahay, hindi na sila kinukulang, di ba? Kasi monthly na sumasahod na sila nabibili nila na nila yung gusto nila, hindi na sila gaano nahihirapan. Kaya guys, dali, of course, sagamin natin ang YouTube. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Kahit si YouTube ay stricto, goon pa rin. Kaya natin ito. Ang Pilipino, hindi umaatras, di ba? Kaya natin ito. Kaya ng iba. Kaya natin rin. Kaya, yun. Ako rin, nag-RS ngayon.
Ano pa ang pag-usapan natin? Ano nyo guys, question nyo? Baka alam ko naman na ano, sagutin yung question nyo. Mal YouTubers rin ako. Marami pa akong hindi alam. Pero marami rin akong natutunan sa pag-YouTube ngayon. Alam nyo, ano, palagi akong nakahat sa aking kanta, sa aking channel. Kasi mahilig ako ng, ano, country song. Mahilig ako ng sombrero. Yung gustong-gusto ko yung sombrero ng, ano, yung cowgirl. Yan. Kaya ang pangalan ko, Libra Mir na cowgirl. Mahilig kasi ako sa, ano, if I sing you a love song, you always remember. You hear it along in us when I'm not around. If I sing you a love song, magandang kumanta sana, pero iniwasan ko muna kasi ayaw ko mga copyright. So, guys, tuturo ko sa iyo yung ano, yung iniwanan niyo. Hello guys! Dami kong chika kanina. Naubusan na ata ako ngayon. Sa
tips ng YouTube, nasabi ko na kanina, kaya tignan nyo lang na lang mamaya, panoorin nyo sa unang itong kanta na to. Thank you.
Ganong natunog ang memeno ko. Stay.
sharp minor, B minor, and A, A minor. Sino ako? Yun ang chords. Pero, mataas kasi ito. Pero, sa Diyos, ang aking okay, bye-bye na for the next. Ayun guys, see you again to my next LS. Pabutihin natin ang pag YouTube. Pagtatrabaho kay YouTube para sumahod na rin tayo. Ano? Para may sweldo rin tayo balang araw. Diba? Bye-bye. Saan na yung pagpisilan din? Hindi ko na mahanap. Bumalik, ingat ka, back to work mo. Andiyan ka pala, Sisi. Okay. Bye-bye. Nasaan na yung pagpisilan ko? Hindi mo na mahanap. Mom, where are you? Where?